Podcast still here at Auto Culture Season 5. Kasama ang Season 5. Siyempre kasama niyo pa rin Brian Conan. And guys, eto. Ato, iba talaga ang dating ng puti na sasakyan. Mga ka-auto, alam niyo yan. So guys, eto, pakilala natin. Owner ng 1987 Mitsubishi Lancer GT. Sino pa ba? Sir Chito Ramirez. Ayan, Sir Chito. Kaway po tayo dyan, but I'm sure marami kong fans. And ito, kahit ako mismo na ano tayo dito sa kanyang ano, sa kanyang Lancer. So, Sir Chito, syempre, very curious ang mga ano subscribers and viewers ng Auto Culture. Paano po ba kayo nagsimula sa pagkakulit? My college car back in year early 2000 was a Lancer GT. Okay. So, it started my love for the Lancer. Tapos, I met some friends and acquaintances and yun, engganyo nila ako to build the car. Okay. And my dad as well, we had a Lancer GSR in the 80s. So, medyo maano talaga ako. Sa Lancer. Ito po, parang first owned ba kayo na ito, sir? No. My friend and I built this around 5 years ago. 5 years ago. So, ayan guys, no? So, ito mukhang talagang ang daming oras na ito si Sir Chito dito sa kanya Lancer. Ako excited na, Sir Chito. Okay lang po ba? Check natin interior, exterior, and of course, syempre engine bay. Okay lang po, yes, po. Sir. So guys, ano ba yung natin? So tara, check natin. So tara, check natin. Okay, sige boss. Ano bang meron dito sa interior? Okay lang po ba, boss? Ako pa, upo boss. Okay na. Ayan guys, so experience natin itong, alam mo, feeling ko mga kauto ha. The seats are still preserved. Okay. So, yung sidings lang, yung door cards lang ang pinalitan natin. The dash, ceiling, etc. It's all original pa. Yan. Ito all original pa to, boss. Yes. So ibig sabihin parang nasa 1987 tayo, yes, mga ka-auto. Except ayan, for no? The sidings lang ang binago natin. Binago pero lang. Yung seats, urig fabric pa siya. Okay. Pero ano bang sa sidings nito, boss? Ano bang problem kasi sa mga Lancer, yung original na sidings nila is made out of parang carton lang. Okay. So pag nabasa or moisture pag laging nauulanan, nag-aano sila, nag-expand. Ito boss, saan galing to na ano, isang yung auto? Anong to naman, yung paborito ko na upholster sa Marikina. Ah, okay. So ito, pero ganito pa rin itsura noon. Yes. So ito parang inano na, parang binan? It's made of fiberglass. Ah, okay. So, para hindi na siya from sa warpage. Oo, oh, wow. Kumbaga, yan na. So yan mga ka-auto, kung titingnan mo, ito yun eh, 1987, di ba? Ayan, oh. Grabe, oh. Yan. So makita mo yung ano, okay, yung upgrade lang namin is yung factory switches tsaka yung center armrest. So, center. Ito boss pang ano, pang anong auto? Japanese version. Ah, JDM na. Ito boss, upuan ganito rin talaga. Yan ang stock ng 87 na GT. Grabe, mga ka-auto. Iba rin talaga, ang hirap rin talaga magbuo ng ano, tama ba Sir Chito? Yes. Sobrang oras and of course, syempre patient, malaking marahabang pasensya, tama ba Sir Chito? Ayan mga ka-auto, ayan o. Kahit pati yung ito, mga console, ito, mga likod, ayan. Yan. So ayan guys, so nakita natin interior, so Sir Chito, dito naman tayo sa exterior, okay lang po ba boss? Yes. Okay, so tara, check natin. Sir Chito, ano po bang dito sa harapan boss? Sige po. Yun, the lights, the grill are all original, tapos yung bumper niya, original din na GT bumper. GT bumper. Most of the makikita mo na Lancers dito, copy na lang yung GT bumper nila. Ito yung original. Ito pa. Kuba plastic pa to, tama ba? Actually, yung original material niya is fiber reinforced plastic. Kasi nung time na yun, hindi pa nila kaya gumawa ng plastic talaga naman. Na plastic na katulad yung nowadays, no? Tapos kompleto siya with the brake ducts for cooling. Brake ducts? Ah, ito. Yes. Ito tama ba? Ito yung... Ito palang tawag ng brake ducts. Okay, mga ka-auto. Ayan, no? Okay. MMC. Ito rin yung dati niyang grill pa o pinanapalitan na? Ang original should be yung may 3 diamond. Okay. Ito yung for Japanese version. Usually, yan ang hilig ng mga Pinoy. May konting upgrade. May konting twist lang, boss. No? Tama ba? Okay, yan. Okay, dito tayo, Sir, ano, Sir Chito. Ito. Dito boss, ano bang mags na ito boss? Yung wheels niya are Commodore Magnesios. Medyo rare siya, it's size 15. Usually kasi ang mga Commodore na dumating before dito is only size 13 and 14. 13, okay. Ito pa lang ang itsura ng Commodore na old school boss. Yes. Alam na natin yung bago na yun ang naiisip. Yung mga auto.
Tsaka ito mga kauto, ito, nirestore talaga to, as in, hubad lahat talaga, tama ba Sir Chito? Yeah. Eh, makikita nyo mga kauto, yung ano, yung loob niya, yung mismong tambol, di ba? Pinturado rin eh. Yan, mga kauto. Ito boss, orig pa ba to? Ito, yes. Trin, grabe oh. By the way, ano, Sir Chito, yung pintura ba na ito, na napinturahan na ba, ganito? Yeah, we painted it 5 or 6 years ago. Yun na. So, pero ganito pa rin, kung ba hindi na, ano, no, pang garage queen na lang din yata talaga ito, ta? Ganun na rin talaga. Yan, mga kauto. Ito, original pa ito, Sir Chito. Yes. Nakatint mo ba siya? No, nagpalit din kami ng factory na blue glass. Blue glass. Kasi ang local version natin, local lang yung glass. Okay. Sa ibang countries, ang original talaga, tinted. May factory tint siya. Tint? Oh, kaya pala. Sabi ko bang iba yung shade niya, no? Okay, yan. Makakaoto. Dito naman, sir, ano? Yan. Dito, ito. Itong spoiler, stock na rin doon. Stock to for the GT. For GT, yan. Makakaoto. Grabe, oh. Pati yata yung mufflers pa rin, no? Stock pa. Yeah, ano lang kami ng muffler tip. Muffler tip, para may konting ano lang, no? Ayan, no? Oo. Tsaka kung titignan mo yung plaka, mga kota, letter P, oh. So, tsaka hindi namin pinarestore yung plate para makita pa rin na yung... Oo. Ano lang... Nang LTO, tama. Grabe. Iba talaga pag gumagawa ng ano. Ng old school din talaga. Ayan mga kotak, pati yung ano. Yung backboard. Backboard. Yan, ito. Binalik din namin sa original. Ito rin yun, boss. Yes. Pero ganda rin. Ako, honestly, Sir Chito, ang ganda nung ano niya, seats niya. Akala mo, pang modelong kotse. Tama ba, Sir Chito? Ayan, guys, ito. So, nakita natin interior, exterior, and po, syempre, ngayon naman yung engine bay. Okay, boss. Ayan, mga kauto. So, we just kept it safe. Kasi syempre, medyo mabigat din mag, ano, pagka oh, 15s ka. Tapos, nag-upgrade din lang ng distributor na electronic. Para may less, ano, sa maintenance. Ah, okay. Spark plugs lang ang kapalitan. Spark plug na lang. Yes. So, ito wala na yung dating conductor. Ano? Wala nang contact point yan. Contact point, ayun. So, yan. Grabe. May nagkaganon pala, ano, nagpapalit ng ganun. Modified, ganun ba? Mm-hmm. Okay, yan. Grabe. Pag gusto talaga, may paraan. Tama ba, Sir Chito? Yes. Ito, ako dito, natutuwa. Yung plato na, ano, yun. Pang-filter na, ano, yun. Siyempre, card type pa to. Eh, ito, mga auto. Akala mo, naka-wire taxi, ano, eh, kay Sir Chito. Sir Chito, yun. Tapos yung vehicles, pinilik namin lahat sa original. Original? Ito boss, 1.6. Ito ba ito yung stock? Yes. Okay, yan. Okay, okay na. So, Chito. Okay yan guys, nakita natin yung interior, exterior, syempre yung engine din. Nakita nyo nagka, kahit yung engine din, walang kadungis-dungis. Tama mga koto. So ako, syempre Sir Chito dito sa Auto Culture hindi mawala ang pagpapasalamat natin sa mga so ano sa mga sumuporta sa atin from past to present sa mga larangan ng sasakyan. So Sir Chito, go. Shoutout lang sa family ko and sa partner ko sa pagbuo ng mga old school cars ng RV Ventolina. Okay, yan boss. Boss, may mga shops ba? Ganito boss, mga ganun. Personal lang actually, if you need help with restoring Lancers, you could reach me sa Facebook ko na lang. Yun, yan, oh. Chito Ramirez ba? Saludo tayo dito kay Sir Chito. Kahit ako, kung meron akong old school dito, dito ko na ipapagawa, eh. Sa kanya na lang. Siya na bahala doon. Okay, Sir Chito, okay na po ba kayo, boss? Yes. Okay na. So, guys, this bike ko na. And Sir Chito Ramirez pa sa kanya, 1987 Mitsubishi Lancer GT. And this is Auto Culture.